Aba, nagbabalik ang kataumaga! Okay, oras na para sa bagong kaalaman ngayong araw ng Miyerkules dahil hindi pa rin tayo nauubusan ng impormasyon dito sa Tony Knows, Everybody Knows! Sakto sa call time, Echo! Pag-usapan natin ang mga kaibigan nating insekto na nagbibigay ng masarap na honey o pulot, ang mga bubuyog o bees. Ang mga bubuyog ay mahalagang bahagi ng kalikasan. Sila ang responsable sa pag-maintain ng ecological balance sa kagubatan, sa mangrove, at sa mga agricultural land natin. Pero, more than that, heto ang ilang mga butil ng kaalaman ng mula sa inyong abang lingkod, Kuya Tony Pitt, tungkol sa mga bubuyog! Fact number one! Dito muna tayo sa Pilipinas. Proud Pinoy, ika nga, proud Pinoy. Akala nyo ba na ang kiwot bees ay ang Philippines' native stingless bees? Yes, stingless. Ang mga bubuyog na ito ang nagpo-pollinate ng mga high-value crops natin dito sa bansa tulad ng mangga, pili, at nyog, at kung ano-ano pa. And, syempre, nakakapag-produce sila ng napakaraming honey na napakatamis dahil sa kanilang ginagawa bilang pollinators. Mas maraming napoproduce na agricultural output ang ating bansa. Ang honey naman ng kiwot bees ay may antibacterial properties na sinasabing twice daw na mas effective kaysa sa honey na pinoproduce ng ibang mga uri ng bubuyog. Amazing, hindi ba? Fact number two! Ang aking echo, Miss Philippines! Alam niyo ba na ang ating mga bubuyog ay may limang mata? Aba, mayroon silang dalawang malaking mata at tatlo pang iba na tinatawag na ocelli eyes na nakaka-detect ng light at nagsesense kung mayroong predator o kaaway sa paligid nila. O di ba? Gamit na gamit ang mga mata. Di ba? Kapag nakita ka ng mga bubuyog, di ba? I'm watching you. Sabi niya, kasi with my five eyes. Di ba? Ang mga honeybee rin ay mga extraordinary flyers. Kaya nilang lumipad ng humigit kumulang na 25 kilometro, 25 kilometers per hour, at pinapagaspas nila ang kanilang wings ng humigit kumulang 200 times per second. Ganun kabilis lumipad ang mga bubuyog. Fact number three! Kayang maglaman ang isang beehive ng halos 50,000. Humigit kumulang na 50,000 na bubuyog. Ganon ding karami ang ating mga i-expect sa bawat mga kahon na nakikita natin, hindi ba, kapag meron talagang nagko-culture ng mga bee at honeybee? Ayan. At ang kanilang queen bee ay nabubuhay sa loob ng 5 taon. Ang queen bee ang sinasabing pinaka-busy sa lahat kapag summer months. At kaya kayang mangitlog ng humigit kumulang 2,500 na mga itlog kada araw. At sa dami na yun, nako, ganun ding nakakatakot nga talaga na baka ma-sting ka nila. At alam nyo rin ba na kapag nawala ang stinger o yung kanilang pantusok, mamamatay na sila. Kaya naman kapag na-sting ka at nasaktan ka, abay, isipin nyo na lang, alam na ang mangyayari sa kanila matapos kang ma-sting. Alam nyo ba, yung queen bee, kapag binuksan nyo yung kahon, malalaman nyo kung sino siya, sino ang queen bee ron kasi meron siyang white dot doon sa likod niya. Nilalagay ng white dot, parang yung liquid na eraser na white na nilalagay sa pang-correct natin sa ating mga tinatype, di ba? Yun, nilalagay yung may small dot, malalaman mo siya ang queen bee. Fact number four! Ang honeybee ang katangi-tangi insekto sa mundo na nagpo-produce ng nakakain ng tao at favorite ng lahat at ang daming gamit nito, ang honey. Ang honey ay 80% sugar at 20% water. Aba. At ito pa, konforme sa diet ng bee ang flavor ng honey. Kung halimbawa, nanginginain siya ng mga bulaklak, asahan nyo ang inyong honey ay medyo fragrant sa flavor profile at mabango. Kung halimbawa, pineapple, ang kanyang diet, ang kanyang kinakain, lasang pineapple.
ang honey. O, di ba? Yes, Tony knows. Fact number 5! Ito ang pinakamatinding trivia sa lahat ng trivia. Alam niyo ba na ang honey ang tanging bagay na may tanging food group na may pinakamatagal na shelf life? Yes, in fact, ang modern archaeologists natin sa Egypt ay nakapaghukay pa ng mga bowl of honey na hindi pa sira kahit 1,000 taon na ang nakalipas diyan sa may sa ibaba ng sa may Mount Vesuvius, 'di ba, sa Herculaneum, sa may Vesuvius. Nako, maraming mga naungkat at na-excavate ng mga bowls of honey rin. Talagang intact pa. Ang water content ng honey ang key factor kung bakit hindi ito nasisira. At 70% ang water content nito ay mas mababa pang araw sa bacteria at fungi. Mababa rin ang water activity nito na responsable sa pagbuo ng microbial growth. Di ba? Panalo-palalo na naman ang ating Wednesday morning dahil busog na busog tayo sa kaalaman tungkol sa bubuyog at sa honey. Saluto kami sa iyo, Humble Bee! At ang inyong Kuya Tony Pat ay hindi magsasawang magbigay ng mga bagong kaalaman at impormasyon sa inyong lahat. Dahil when Tony knows, everybody knows! Mau! Emma! Wedge! Nasaan kayo? Nasaan kayo? Ayan na sila!